Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video nito ay tungkol sa mga working conditions na dapat nyong i-check at i-confirm po bago kayo pumunta dito sa Japan upang magtrabaho. Ang information sa video nito ay para po sa mga magtrabaho nating mga kababayan, lalo na sa mga trainee, mga medical workers na under sa JPEPA at yung mga hindi po, at mga kababayan nating nakakita ng employer direct po dito sa Japan na working visa holder po. Sa pag-operate ng Malago Forum online po for more than 12 years po sa ngayon, marami na kaming natanggap na mga inquiry tungkol po sa mga problema sa trabaho mula sa mga kababayan nating pumunta nga po ng Japan para mag-work. Mga inquiry na I think ay hindi magiging problema kung na-check lamang nila ng mabuti ang kanilang mga working conditions sa Pilipinas bago po sila pumunta dito sa Japan. So, para sa mga kababayan natin na pupunta pa lamang dito sa Japan bilang reference po ninyo, panoorin niyo po ang video nito upang kahit papano ay mabawasan ang maaaring maging problema ninyo at the time na mag-start na kayo magtrabaho dito sa Japan. Panoorin at pakinggan po ang explanation sa video nito hanggang sa dulo dahil kakapulutan po ninyo ito ng aral. So, okay, for transparency po again ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito, ang mga information po ay galing sa official website ng Japan na Ministry of Labor at ang ilan naman po ay mula sa mga official website ng ilang social worker dito sa Japan. So okay, let's start the discussion po. Tulad ng nasabi ko na ka po kanina bilang background ng mga problema ng mga kababayan natin dito, maraming mga kababayan nga natin Pinoy na nagtrabaho dito sa Japan ang maraming problema tungkol sa kanilang trabaho, sa kanilang mga employer, mga kasama sa trabaho at iba't iba pa. Mula sa salary nila hanggang sa paghinto ng trabaho, marami silang problema na hinaharap dahil sa maaring kasalanan nga rin po nila dahil hindi nila na-confirm or na-check ng mabuti ang kanilang mga working condition bago pumunta ng Japan para magtrabaho. So, para maging preference ng mga pupunta pa lang ng mga kababayan natin para magtrabaho dito sa Japan po, I tried to create this video para magbigay aral po sa kanila at maging reference po ninyo para alam nyo po ang dapat nyong gawin bago kayo pumunta ng Japan. So, ito po yung mga bagay na dapat nyo pong i-check bilang working condition nyo bago po kayo pumunta ng Japan para maging clear po sa inyo kung ano ang mangyari at the time na pumunta na kayo rito at mag-start ng trabaho. So, number one po is yung salary condition. Ito po yung number one na item na dapat nyong i-check. So, dapat i-confirm nyo po kung ano yung magiging salary po ninyo during normal operation. So, magkano po ba ang magiging sahod ninyo? So, halimbawa, 8 hours a day kayo nagtrabaho, per hour ba yung salary ninyo, per day, or per week, or per month? So, dapat nyong i-clarify kung as possible dapat ito ay nakasulat po sa inyong working agreement or job agreement po para alam nyo kung magkano kikitain nyo sa loob ng isang buwan po at for entire job contract nyo habang kayo nagtrabaho dito sa Japan. So, bilang reference po, so based on Japan na labor law po, yung salary ng isang manggagawa dito sa Japan, maging foreigner ka man, ay dapat same sa mga Japanese workers po. At yung salary nyo ay dapat na hindi bababa po sa minimum wage nila. So dito sa Japan, meron din sila sinusunod na minimum wage. So kapag ang sahod ninyo ay mas mababa sa minimum wage na itinakda ng kanilang batas, illegal po yun at pwede pong makasuhan ang inyong employer. So yun po yung pagbabasihan nyo. Dapat yung salary nyo ay above sa minimum wage. Okay? So yan po yung number one na dapat nyong i-confirm, salary condition po ninyo. Then, next naman po is number 2 is yung overtime at salary nyo on weekend or holiday work po. So, dapat, maliban sa salary po, actually maraming mga kababayan natin dito ang madalas mag-overtime. So, dapat nyong i-confirm kung magkano yung dagdag na sahod kapag kayo ay mag-overtime sa kapag during normal operation, pag weekday po, at kung kayo magtatrabaho ng weekend or holiday, at kung halimbawa nagkaroon po kayo ng midnight shift or panggabi po kayo.
So bilang reference din po ninyo based on Japan labor law, ito rin po dapat ang masunod na kapag kayo ay nag-overtime, dapat may karagdagan na 25% plus dun sa sahod po ninyo. So halimbawa, sa isang oras tumatanggap po kayo ng 1,000 yen, dapat merong karagdagan na 250 yen po kapag kayo ay mag-overtime. Or aabot po ng mayigit na 35% po kung kayo ay magtatrabaho during weekend or holiday, lalong-lalo na kapag night shift po kayo. So nakatakda po yan sa kanilang labor law. So yun ang dapat na halimbawa, i-confirm nyo to, at kapag nakasulat doon sa kanila sa job or working agreement ay yun nga, hindi akma dito sa Japan labor law, so pwede po siguro kayo makipag-negotiate o magreklamo po. Okay? So yan po number 2, yung sahod nyo during overtime at halimbawa work during weekend or holiday. Then next naman na dapat yung i-confirm is yung work leave with pay. Okay? So itong work leave with pay is dapat nyo rin pong i-confirm dahil bilang manggagawa, meron po kayong karapatan na magkaroon ito. So sa ngayon, marami kaming natatanggap na mga inquiry mula sa kababayan natin na yun nga, wala silang binibigay na work leave with pay, at minsan meron namang binibigyan pero hindi po nila nagagamit. So tungkol naman sa work leave with pay, ito rin po ay nakatakda sa kanilang labor law na yung lahat ng manggagawa ay dapat mabigyan ng at least 10 days. Kung halimbawa regular employee po kayo, dapat mabigyan kayo ng employer nyo or company ng 10 days of work leave with pay, makatapos po kayo makapagtrabaho ng more than 6 months po sa kanila. So halimbawa, nag-start kayo magtrabaho ng January, so after yun natapos kayo ng June, then July, dapat mabigyan na kayo ng at least 10 days na work leave with pay na pwede nyong gamitin. Okay? So kapag ginamit nyo po yan, kinakailangan po na yun nga, magpaalam kayo sa inyong boss, sa inyong person in charge. So kapag binigyan nila kayong approval, pwede nyo pong gamitin yung work leave with pay nyo. So halimbawa kung uwi kayo ng pansamantala mga ilang araw sa Pilipinas at yung nga gusto nyo gamitin yung work leave with pay, dapat yun nga pwede nyo po siyang gamitin at dapat merong approval po nila. Okay? So yan po yung pangatlong dapat yung i-check, yung work leave with pay. Next naman po is number 4 is yung bonus. So ito rin isang sa mga common claim ng mga kababayan nating nagtatrabaho dito sa Japan. So confirm nyo rin po ito sa inyong employer. So kung merong nakasulat sa inyong working agreement or job agreement po, kung ayun nga, para malaman nyo kung meron ba kayong matatanggap na bonus during bonus season dito sa Japan. So actually itong bonus na to is depende kung meron kayong agreement na isagawa sa pagitan ng employer at sa inyo po. So based on sa Japan labor law, wala pong nakasulat doon sa kanilang batas na pinoporce yung mga company na magbigay ng bonus sa mga kanilang employees. So no, nasa mga employer na po ito o company kung magbibigay ba sila ng bonus o hindi. Okay? So may mga kababayan din tayo rito sa Japan na nakakatanggap ng parang pampaglubag-loob lang. Halimbawa, nagbibigay ng mga 3 lapad, 5 lapad, ganon sa kanilang mga employer ay sa kanilang mga employee bilang bonus po kapag during bonus season, lalong-lalo kapag halimbawa ay Christmas season po. Okay? So ito po number 4 bonus, so dapat nyo rin po itong i-confirm sa inyong employer kung meron ba o wala po. Then next naman po number 5 is yung salary deduction. So ito po isa pang malaking problema na hinaharap po ng ating mga kababayan dahil hindi po nila na-confirm kung ano yung magiging salary deduction na binabawas nga po sa salary nila every payday po. Okay? So dito sa Japan, ang common deduction na yung nga binabawas sa mga sahod is yung health insurance or kenkoke na tinatawag, then pension or your nenkin, then unemployment insurance po or koyohoken, at saka yung nursing insurance or kaigohoken po. Okay? So bilang reference po ninyo, ito po ay nakatakda rin dito sa kanilang batas. So yung mga common employee rito sa Japan, kahit ako rin po bilang trabaho rito, ay binabawas po ito sa salary. Okay? So bilang regular employee po, yun nga nakatakda sa kanilang batas na binabawas po nila yan. Dahil ang insurance at saka itong mga social welfare na to ay para rin po sa mga worker.
Okay? So, yan din po, i-confirm nyo po sa inyong employer bago po kayo pumunta ng Japan. Then, next naman po is number 6 is salary deduction o lifeline naman. So, marami sa ating mga kababayan na yung nga pupunta dito na walang-wala. So, lalong-lalo na yung mga trainee. Kaya yung nagpo-provide sa kanila pagdating nila dito is yung employer nila. Halimbawa, yung may pabahay. Then, dun sa bahay, meron ng tubig, kuryente. Halimbawa, may gas na ganon. May internet connection na. So, dapat yung i-confirm sa inyong employer kung ang meron din bang dapat kayong bayaran tungkol dito. Meron ba kayong dapat bayaran na dormitory, yung gas, electricity, water, internet, is may portion ba noon na dapat kayong bayaran. Then, magkano ang dapat yung bayaran or share nyo kapag halimbawa meron kayong kasama sa loob ng kwarto o sa loob ng isang apartment. Kasi may mga kababayan tayo na yun nga, nagre-reklamo dahil kahit 5 o 10 silang tao sa isang bahay, ang laki pa rin ang bawas sa kanila. So, yung mga bagay na yon ay hindi sinabi sa kanila at the time na bago po umalis sila sa Pilipinas. So, tungkol dito, dapat ay i-confirm nyo po ito bago kayo pumunta ng Japan para pagdating ng payday, alam nyo kung magkano yung binabawas sa inyo. Tungkol nga po ito sa yung lifeline at yung kanina sinasabi kong social welfare. Okay? So, number 6, yung salary deduction tungkol sa lifeline nyo rito sa Japan po. Then, next naman po, number 7 is yung worker accident insurance or yung tinatawag nilang ROSAI. So, dito sa Japan, marami na rin po kami natanggap ng mga kababayan natin na naaksidente at meron na rin po mga nabawian po ng buhay. So, kapag ganitong mga issue, kapag meron kayong tinatawag na worker accident insurance, malaki po yung maitutulong nito dahil maaaring mabigyan kayo ng financial assistance ng Japan government po. So, dapat i-confirm nyo rin po ito sa inyong employer kung meron kayong worker accident insurance o ROSAI nga po. Okay? Para pag halimbawa dumating man yung panahon na nagkaroon ng aksidente habang kayo nagtatrabaho sa isang company or sa isang factory, so, medyo malaking may bibigay sa inyong tulong ng Japan government po. So, based on their labor law po, yung mga company ay dapat na meron po nito, lalong-lalo na kapag yung nature ng trabaho nila is medyo delikado po. Okay? So, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga, halimbawa, mostly sa mga factory area na mayroong nag-ooperate ng mga machine po, so, marami na kaming narinig ng mga cases kung saan yung naipit yung kamay, naputol yung mga daliri, ganyan. So, kapag ganitong nature yung trabaho nyo, better na meron po kayo nito yung worker accident insurance po o ROSAI na tinatawag nila sa Nihongo. Dahil malaki pong maitutulong nito in case na magkaroon ng accident sa inyo sa kapag kayo nagtrabaho dito sa Japan po. Okay? So, yan po yung number 7. Next naman po is number 8. So, ito naman po ay visa extension at saka change of visa po. So, sa ngayon, ang mga trainee nagkaroon ng pagbabago sa immigration regulation po, pwede na pong mag-extend ng hanggang 5 years ang isang trainee po. So, dati hanggang 3 years lang sila. But then, after na matapos nyo po yung 3 years, pwede po kayo mag-extend ng another 2 years para maging 5 years po all in all yung pag-stay at pagtrabaho nyo po dito sa Japan. So, confirm nyo po ito sa inyong employer kung possible po kayong mag-extend ng visa at kung halimbawa after extension kung pwede kayong mag-change ng visa to SSSW po visa or yung bagong visa na para po sa mga trainee. So, itong visa na to ay pwede nyo pong apply kapag halimbawa meron na kayong sapat na skill or knowledge sa trabaho nyo po. So, marami pong itong type. So, kapag naipasa nyo po yung isang examination or halimbawa natapos nyo yung training nyo na 5 years, maaari na po kayong mag-apply ng SSW visa. Lalong-lalo na kung halimbawa yung employer nyo is willing na tanggapin kayo o employ kayo ng tuloy-tuloy na po. Okay? So, yan po yung number 8. I-check nyo po at i-confirm kung possible na yung magkaroon ng extension sa visa nyo at yung magpa-change po ng visa. Okay? So, yan po yung number 8.
Then number 9 naman is this yung about quitting your job. So itong issue na to ay yun nga, madalas din namin matanggap mula sa mga kababayan natin na gusto tumigil na ng trabaho dito sa Japan dahil sa iba't iba pong reason. So kung sa issue na to, dapat i-confirm nyo rin at i-check sa inyong employer kung ano yung magiging consequence kapag kayo ay hihinto ng trabaho at hindi nyo tatapusin yung contract po. So halimbawa, for personal reason, hihinto kayo ng trabaho dahil sa inyong pansariling dahilan po, ano po ang mangyari? Kayo ba yung sasagot ng ticket pa uwi? At ano yung dapat yung bayaran sa inyong employer at sa agency? So yun po ang dapat yung i-check. Then number 2, halimbawa meron kayong problema with co-workers po. So halimbawa nagkaroon ng pag-aaway. So ano yung mangyayari po tungkol doon? Then number 3, kapag nagkaroon ng halimbawa may mga company rin or employer na mapagsamantala ng abuse ng mga worker po, mga lalo na sa mga trainee, common issue po yan dito sa Japan. So ano din ang mangyayari kapag ganun ang cases po? Then number 4, kapag halimbawa health problem, nagkaroon kayo ng sakit at hindi nyo po kaya magtrabaho, ipagpatuloy yung contract, ano rin po ang mangyayari? So dapat nyo i-check nyo po yung lahat. Then number 5, so halimbawa ito rin recently, nagiging common issue po ito yung isang trainee o isang worker po ay magpapakasal dito sa Japan, nakakita ng isang permanent visa holder at yung nga nalaman na mabibigyan siya ng visa. So halimbawa ganito mangyari sa inyo, ano yung magiging consequence dun sa contract ninyo kapag hininto ninyo at gusto na mag-stop ng trabaho. Okay? So itong mga reason na ito dapat yung i-clarify sa inyong employer at dun sa contract nyo po para alam nyo kung ano yung dapat nyo gawin at kung sakali mang mangyari ito sa inyo. Okay? So yan po yung number 9, quitting your job. Then next naman po, last is yung financial assistance. So itong issue na to ay naging marami pong lumabas na issue tungkol dito during this coronavirus pandemic dito sa Japan dahil na itong pandemic nga po, nagbigay ng financial assistance sa lahat ng residents ang Japan government po na 10 lapad. So marami kaming natanggap ng mga inquiry dito sa Malago na yung iba ay nabigyan po at nakuha nila, pero yung iba ay hindi lang nakuha at ang kumuha po is yung agency nila or yung employer po at hindi po binibigay sa kanila. So sa mga ganitong cases, kapag yung nagbibigay ng financial assistance ang Japan government, sino ba dapat ang tatanggap noon at sino dapat ang kukuha? Kayo ba o yung employer or agency ninyo? So bilang ayon sa batas po, dapat yung kayo po mismo na worker bilang isang residence dito sa Japan ang dapat po makakuha nun at wala pong ibang dapat kumuha ng ibang tao po. Okay? So yan po yung number 10, financial assistance issue po. Okay? So bago po tapusin ang video nito, so ilang important reminders po lamang para sa mga kababayan natin na merong balak pumunta at magtrabaho dito sa Japan. So number 1, confirm this work condition at your own risk po. So kapag halimbawa, check nyo po ang mga nabanggit ko kanina na from 1 to 10, pinilit nyo po sa inyong agency or employer, maaaring maging reason para hindi kayo matanggap at hindi po nila kayo i-hire. Pero bilang manggagawa po, karapatan nyo po rin po itong malaman para pagdating nyo po dito sa Japan ay wala po kayong maging problema. Okay? Then number 2, not all Filipino workers in Japan have a fair treatment po. Marami pong nakakatanggap ng mga discrimination issue, hindi lamang po mga Pilipino, maging yung mga trabador mula sa ibang bansa po, lalong-lalo sa mga trainee. Okay? So yung ibang trabador po, yung work condition nila na napag-usapan sa Pilipinas ay nagbabago po pagdating dito sa Japan at nag-umpisa na po sila ng trabaho. So maaaring ganun din po ang mangyari sa inyo at ay isang malaking problema po yon. Okay? Then number 3, other Filipino workers leave their work post at yung nga nagiging overstayer. So kung kayo ganitong issue ay mangyari po sa inyo, bago po kayo mag-run away, umalis sa inyong employer, pag-isipan nyo pong mabuti kung ano yung magiging consequence po para yung nga hindi kayo magka-problema in the future po. Okay?
So that's it po. I hope na nagkaroon na kayo ng idea kung anong dapat nyong gawin bago pumunta at magtrabaho po dito sa Japan. Mahalagang bagay po ang mga ito upang malaman nyo rin kung ano yung rights po ninyo bilang workers dito sa Japan. Okay? So share this video to your friends if you want po, at don't forget to subscribe. At maraming po salamat sa inyong pag-support at pag-follow dito sa YouTube channel ng Malago.